So ayan, mas mahina yung kanyang ugong, mas tahimik ng konti. At as you can see, yung voltage niya is nasa 220 volts to 230. And nakalagay siya dun sa kulay na green. Ngayon, try kong magsaksak na itong clip pan. Ayan. And yung voltage niya naman is same pa rin, hindi nagbago. So mas maganda is mas marihinan siya ang kumonsum ng power and mas tahimik na siya ng konti kumpara sa dating 300 volts yung output voltage niya. Welcome back na naman to my channel, and for today's video ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba na-adjust yung output voltage nitong aking inverter na ito from 300 volts to 230 volts. So dati kasi sa output voltage na 300 volts is naging problem ko dun is bukod sa malakas siya kumonsum ng power is maingay din siya, mas malakas siyang umugong. And luckily nagawa naman siya ng paraan. Siguro hindi ito yung pinaka the best way, pero wala naman akong problem na na-experience. Hello nga pala kina Romeo Hermit, King Tomas, Jom, and Gundam. So paano ko nga ba na-adjust ang output voltage itong inverter na ito? So itong inverter na ito, kaya niyang tumanggap ng input voltage or battery voltage from 9 volts to 12 volts or yung actual voltage ng battery na kuminsan din sumaabot ng 13 volts. Pero kapag ang voltage ng battery is 12 volts pataas, pataas ang tendency na maabot yung kanyang output voltage dito sa 300 volts. And para mapa-stable siya dito sa kulay green na voltage or 220 volts to 230 volts, kailangan ang voltage ng battery ay nasa 10.50 volts. Pero impossible naman yun kasi kapag ganun ang voltage ng battery is sira na yun, overdrain na yun. And kapag ang voltage naman ng battery is 12 volts, 13 volts pataas is magti 300 volts naman siya. Para mapa-stable or para mapaset ko siya sa 230 or 220 volts yung inverter, gumamit ako ng DC to DC buck converter, which is ito. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung DC-DC buck converter, meron akong ganun video, panoodin nyo na lang. So dito dadaan yung 12 volts na power ng battery, dito dadaan sa input ng buck converter. Yung 12 volts gagawin niyang 10.50 volts na papunta naman dito sa wire papuntang inverter. So sinet ko na siya dito sa 10.50 volts para mag-stable siya dito sa inverter na 220 volts. So in that case, adjustable na rin siya. Once na tinaas na mo yung voltage dito, tataas din yung output voltage dito sa inverter. So itong buck converter na gagamit ko is meron lamang na maximum ampacity or yung ampere na kayang i-handle na 5 ampere, which is equivalent to 60 watts. So dapat hindi dun tataas yung aking load na ikakabit dito sa aking inverter. Merong ibang buck converter na 150 watts katulad nito, pero hindi ko pa siya nabibili kasi medyo iba yung price niya dito sa ginagamit ko ngayon. And ito namang ginagamit kong inverter is for emergency lang and kakaunti lang naman yung load na ginagamit ko, kaya okay na ako dito sa maliit na buck converter na ito. So pakita ko sa inyo yung output voltage itong DC to DC buck converter. So yan, naglalabas siya ng 10.55 volts para mag-output yung ating inverter ng 220 volts. So pag tinaas ko yan hanggang 13 volts or yung actual voltage ng battery, is tataas din yung output volts itong inverter hanggang 300 volts. Ngayon, try naman natin i-measure yung output voltage nitong inverter. So yan, naglalabas siya ng 240 volts. Ayan. And pwede pa siyang papabain or i-adjust. Ang gawin lang natin is i-adjust natin yung voltage dito sa ating buck converter. So yan, 230 volts na lang siya kasi in-adjust ko dito yung kanyang adjustan sa buck converter. Pinababa ko yung voltage and stable na siya sa 230 volts. So ngayon, try kong maglagay nitong clip pan. So buhayin ko. So ayan, as you can see, yung kanyang voltmeter is nakalagay dun sa kulay green, which is nasa around 230 to 240 volts. Saksa ko to. And buhayin.
So yun, gumalaw lang siya ng konti, pero as usual, nandun pa rin siya sa kulig rin na voltage and gumagana yung ating clip pan. So dito naman sa aking buck converter, meron siyang kulay green. Ayan, kapag kulay green, buhay lang siya. Kapag binuhay ko na yung appliances or may gumagana ng appliances, magkakaroon siya doon ng kulay blue, which is dumadalo na yung constant current. So try natin buhayin ito. So ayan, nagkulay na yung kulay blue niya. Pag pinatay ko naman dito is babalik siya sa kulay green. Dito meron ako nilagay na fuse, ayan, 5 ampere na fuse. And dito is nakakonik pa siya sa low voltage disconnect. Pero itong LVD na ito is hindi naman talaga siya pan dito. Kasi kapag inverter is mga solid state relay na. Pero hindi mo na ako gagamit noon, saka na lang kapag big setup na yung gagamitin ko. And ito naman is pang emergency lang, kaya okay na siya dyan. So ganun lang yung ginawa ko dito sa aking inverter. Naging adjustable siya kasi yung aking ginagamit na buck converter is adjustable din. From 13 volts, ginagawa siya hanggang 10.50 volts para mapastable siya sa 230 volts or yung safe na voltage para sa mga appliances. And tuwing umaga lang naman siya ginagamit kasi nga pang emergency lang naman siya kapag nagbabrown out, kagatulad dito sa mini pad kasi pag sobrang banas. Pero kung malaki yung setup nyo and kung may budget kayo, mas maganda bumili na lang kayo ng mga pure sine wave inverter para mas maganda yung kanyang performance. Yung link pala ng ginagamit kong buck converter ilalagay ko sa description below or i-check nyo na lang para mas mabilis siyang mahanap sa Shopee. So ayun lang for today's video. Kung may question or recommendation kayo, comment lang sa ating comment section below.